pagtaas at pagbaba ng halaga ng piso. Paano nga ba ito nangyayari? Nagbabalik ang inyong usapang pinansyal, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Pilipinas Online, Bantay OCW, hatid ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah, yeah. Unawain nga natin, bakit po tumataas at bumababa ang halaga ng ating piso? Siyempre, tutulungan tayo muli ng ating banker at former First Vice President ng Land Bank of the Philippines, walang iba si Ginoong Conrado, Boy Rojas. Hi, Sir Boy, welcome back! Magandang araw ulit, viewers, Susan and the staff. Very interesting kasi yung aming ipapa-explain sa inyo, Sir Conrad. Paano nga ba tumataas at bumababa ang halaga ng piso natin? Doon nga tayo sa epekto. Mas maganda yung epekto eh. Kunyari dati, exchange rate, 50 pesos, 56 pesos, $1. Pag yung nagiging exchange rate ay naging, sabi mo, 60. Okay. Adi, aleluya yung FW. Happy kasi bawat dollar na kinikita niya, pagdating sa Pilipinas, aleluya! At saka yung export natin, parang mas cheaper din siya sa labas. Mm-hmm. Ngayon kung magbaliktad, sabi mo, 56 naging 50, edi yung 1 peso ng FW, mas konti na lang. Konti na lang, 50 pesos na lang. It shows na mas stronger ang Filipino peso. Mm-hmm. So, ibig sabihin, mas maganda ang exchange rate niya. So ngayon, ang challenge siguro sa atin is, knowing na nag-fluctuate yan, kailangan na handa ang ating OFW na yung bawat exchange, kasi bonus yun eh. Na-anticipate ba yan? Napipredict? Kasi para mo ma-anticipate yan, kailangan nandun ka sa stock market, nandun ka sa ano na. Sila alam nila? Related. Kasi stock market para related. Eh. Nag-aabang din sila sa presyo ng mga stocks. Opo. Kasama na rin ang dollars dyan. Mm-hmm. Kung bankero ka, nasa treasury ka, binabantayan mo yon kasi bawat galaw ng exchange rate, kumikita ang banko doon. Mm-hmm. Or malulugi siya. So, depende sa mga deals nila. No? So, naalala ko doon, there was a time na nag-predict ang isang executive ng malaking kumpanya na ang presyo ng bakal sa mundo for the next 5 or 10 years ay hindi tataas. So nag-lock in siya ng kontrata in behalf of the company. Okay. Mm-hmm. Eh nagbaliktad. Naku. After few years, bumaba pala. In other words, na-lock in niya yung kontrata sa mas mataas na presyo. So tanggal siya. Naku. Yan ang buhay. Ganun din sa pagdating sa FW. Tingnan nila yung, kung sa gastos, wala ka nang magawa eh, kasi gagastusin mo siya eh. Opo. Pero if you talk about investment, the more na babantayan nila, saan siya pwede mag-invest? Kasi dapat ang gamit mo na, habang marami kang peso bawat dollar na kinikita mo, mas maganda may mabibili ka ng, kunyari, lupa. Mm-hmm. Kasi ang lupa naman, okay, condo, wala naman pinupuntahan niya, kundi tumaas. Evaluation, pataas ang pataas. Especially kung ang economy niya tuloy-tuloy lang nag-improve. So, mabibili mo siya sa mas konting halaga ng dollar kasi mas marami kang peso. Kasi binili mo siya sa peso. Habang ganun pa ang exchange rate. Ngayon, iba naman, nag-speculate, they put in their money more on the dollars on the anticipation na tataas pa rin ang value ng dollar. Pero kung bumaba, edi kamot ka na lang ng ulo. Di ba? Ngayon, question, saan ka pwede mag-invest na mas maganda ang valuation? Ako, personally, nakikita ko, dandun sa fixed asset in the form of land. So, hindi masyadong tinatamaan yan? Kasi, kahit magbagong exchange rate, dahil nabili mo na siya, opo. Lalo na kung alam mo na dadaanan ng kalsada. Mm-hmm. Yun, magdadagdag yun. Or, nakikita mo na may plano magtayo dyan ng mall. Ang kalapit dun, siguradong tataas ang value. So, yung OFW, babantayan nila yon. Mm-hmm. Alamin nila sa DBWH, alamin sa local government.
saan itatayo yung mga infrastructure nila? Apo. Saan pumupunta yung sa private sector? Saan itatayo ng mga bagong establishment? Mm-mm. Pag nalaman nila ito, maging conscious sila kasi ngayon parang wala sa isip nila yun eh. Para habang may bonanza siya because of the exchange rate, eh magagamit niya para pambili with less amount of dollar kasi exchange rate mas malaki sa peso. Kailan nagiging malikot? Sabihin na natin yung exchange rate. Kasi parang may biglang-bigla, mataas, bigla, bababa. Kailan po yun? Ano mga panahon yan? May naglalaro kasi. Ah, talaga may naglalaro? Well, siyempre, then, in the same way, sa stock market, for example, kunyari, bibili ako ng isang stocks na isang kumpanya, bakit ako bibili? Kasi yung presyo niya sa ngayon, mababa pa. Mm-hmm. At nakikita ko at nalalaman ko, nababasa ko sa dyaryo, kaya, o before pa nalaman ko, na yun, mag-expand pa at lalong lalaki at maganda ang prospect na kumita yung kumpanyang ito and under good management, tataya ako doon. Mm-hmm. Kung totoo yung gambling in a way, tataya ng word nila, I bet on this company. Diba? Na ang future, kikita ka in terms of dividend. Or, pwede sabihin niya, at the time na tumataas ang value, ibibenta ko yung stocks ko. So, dalawang klaseng laro. Okay. Sa currency, ganun din. So, dun po sa stocks na sinasabi nyo, sa stock market, narinig ko yan dun sa isang na-interview namin, na kapag alam nyo yung stock market, nagdinegosyo ka. Pag hindi nyo raw alam, nagsusugal ka. So, gambling. Tama. Tama, tama. Oo. Kasi ang gambling, anyway, may hawig siya kasi. Although, sa gambler, ang tinitingnan niya yung cycle. Okay. Na basta mahaba lang daw PC mo, cycle daw yun eh. Pero, ano kung hindi, gano'ng kahaba yung PC mo? Ano rin yun, darating din sa dulo yun. May dulo rin yung PC. Tsaka, hindi lang sa gano'ng, oh, tama, diba? May dulo rin yung PC. At saka hindi mo alam kung anong klaseng PC ang ginamit nila. Okay. Kaya to the point na nagsusugal up to the point na yung bahay isasangla. So, hoping na ito na yun ang kanyang pagkakataon. Pero dito naman sa stocks, kailangan yan updated kasi anong nangyayari. Kunyari, na-invest ka sa isang company, alam mo at pinapatronize mo yon kasi kahit anong bili mo dyan, kahit paano, nakakatulong ka para kumita siya. May effect po yung sa stock market ng exchange rate? Definitely. Ah, definitely. Talaga? Kasi, hindi rin na-fix pala yan? Hindi. Kasi, kaya nga, kung ang OFW papasok sa stocks o sa currency fluctuation, kung hindi naman nila, wala silang oras para alamin yon at bantayan, wag na, kung ano kinikita mo, manood ka na lang ng mga opportunities kung saan, yung sinasabi ko, saan ka pwede bumili? Basic kasi anyway, hindi naman ganun kalaki ang pera nila na para pumasok sa mga currency fluctuation. Kumusta po yung mga nangyayari ngayon? Yung currency, yung mga Bitcoin, ano pang ginagawa nila? Bitcoin, wag siya pumasok. Wag yan? Kasi una-una, alam ba nila ang Bitcoin kung paano mag-operate? Diba? So marami dyan. Kumikita for a while, pero then natutuwa na tuloy-tuloy and then later bagsak. Yung Unity Trading through mobile. Tapos talagang tumataya sila, nag-i-invest daw sila doon. Tapos sasabihin nila, natalo sila, maraming nawala sa kanila. Bakit nangyayari yun? Kasi pumapasok sila sa isang bagay na hindi naman nila alam. Ayun na yun. Ganun din, maski nga sa currency fluctuation. Pag pumasok ka dyan, kung hindi mo naman siya bantayan, baliwala ka. Dapat may knowledge ka at babantayan mo. Yung pinakamaganda, kung lupa yan, hindi masyado binabantayan yan. O tamnan mo na, lagyan mo ng tanim, may baliwad ka. Any improvement, that's why yung iba, kunyari, nakabili ng isang hektarya. Okay, sabi mo, 10 hektarya kasi mura naman sa probinsya. Pero alam mo na madadaan ng kalsada. Ang usually ginagawa, kung may 5 or 10 hectares ka, usually ino-offer nila kung at mahaba ang frontage, nalagyan nila ang pwesto doon na pagtali pa. Paradahan, tricycle, kung ano-ano. Until naging busy, dinadaanan. Before you know it, mayroon diyang gusto ng gas station. Huwag mo ibenta, iparent mo lang. Para pag nasanay na mga tao dumadaan dyan, unti-unti may mag-offer na yan. Kung sakaling mayroon mag-offer na irresistible talaga offer, pwede mo ibenta, mag-retain ka ng substantial para kung umunlad siya, kasi mag-invest siya doon, tatayo sila doon, yung sa'yo, patataas yung value.
So pag tinatanong... Yan ang bantayan niya. Pag tinatanong kayo, when is the best time, Sir Conrad, to buy properties or mag-invest sa real estate? Ang pwede bantayan, basta mura ang benta. Mm-hmm. Kailan naging mura ang benta? Kailan nagmumura yan? Pag naging nagmamadali magbenta. Ah, okay. So kilalanin niya may-ari. Diba? Kasi delikado rin, baka bibili siya tapos hindi pala siya may-ari. Opo. Diba? Pero on the side na lang, nagmamadali kasi pupunta sa abroad, hindi mag-relocate. Best time yun. O, kasi mahirap din magbenta, di po ba? Yes. Oo. Yes. So, pag nagmamadali, yan ang maganda. Pero kung mas maganda rin na pag bumili, pag mag-arrange ka for buying, may down payment lang at pinakamadali, kung niya, worth 2 or 3 million, may dadaan ko ang kalating million o 1 million. Mm-hmm. Pero the rest to yung installment, para habang nag-i-installment ka, may negosyo ka nang itatayo doon. Depende sa sitwasyon. Mm-hmm. Kung attracted ka sa lugar, may potential siya. At gawa mo na parang short project study. Yung pong mga foreclosed properties, di ba sa banko yan, ay banker kayo, paano naman magiging available sa public yung information na yan? Actually, available yan. Titignan mo lang yung website. Mm-hmm. Lahat na banko na nagbebenta, may website yan on foreclosed assets. Kasi lahat na banko, mandated ng central bank na within 5 years, dapat maibenta nila lahat yun. Okay po talaga bumili ng mga foreclosed properties? Kung ako mag-advise, kung tugmay yung lupa na gusto mo at may potential, best to buy sa banko. Bakit? Okay. Karamihan, if not all of the properties, ay dumaan na yan sa scrutiny. Mm-hmm. Maliwanag kung sino may-ari. At so malamang... Walang mga nagpapatong-patong na title dyan. Malamang na-check na nila. Pero, sometimes may banko na lax. Baka may paisa-isa dyan. So, siguraduhin mo rin. Pero, mas malaki ang comfort level mo kasi siguradong tiningnan na nila yon. Bali, double check mo na lang din. Presyo, kumusta po? Mababa kasi kung bidding, pwedeng mataas pa yan. Pag under negotiation, that's the best time. Kailan nagiging under negotiation? Ayan ha, kumukuha na tayo ng tip sa banker. Pag nag-bidding, ina-announce naman nila yon. Ah, okay. Usually, after one bidding lang, generally, after one bidding, ipa-negotiate na nila yan. Kasi nagmamadali ibenta yan. Merong exceptional case na ang banko, dalawang bidding pa. Mm-hmm. But most of the banks, one bidding, pag walang taker, inegotiate na. At talagang may nag-aabang po niyan? Merong nag-aabang. Yung ibang medyo may kaya na mga broker when they make money. Opo. Because sanay sila, identify na rin kung saan yan. At nakita lang may potential. Sometimes nagpupuhunan sila. Sila na. Magpapalabas sila. Meron na sila. Sila na ang bibenta. Uh-huh. They can also go into agreement with the bank. Pag mag-negotiate sila, hindi na kailangan full payment. Okay. Umapayag din ang banko. Madown payment sila kung niya 10-20%. Tapos installment. Pinifinance din ang banko. Sa banko na. So, magaan. Over time, yung yaman talaga sila. Kasi habang binibenta niya rin yun, inuunti-unti niya. Maya. So in effect, malaki din yung parte o tulong ng banko pag ganito mga arrangements na. Ay, kasi nagmamadali. Oo. Meron kong kilala ng isang rural bank doon sa Nueva Ecija. Meron silang na-foreclose. Matagal na, na-foreclose. Almost 1,000 square meters dito sa Batangas. At that time, ang club shares, may club shares din yun eh. Mm-hmm. Mababa lang ang presyo kasi hindi pa rin doon ka-progressive. Eh, medyo uso na rin ang ano doon sa South Carolina. Develop na. Oo. Oh. Nabenta, nakikinita. Yun yung matindi so, rin, no? So, tungtua yung banko, yung rural bank na yun. Kasi na-benta nila, kumita sila. Actually, sabi ko nga, kung i-hold, kung kaya pa nila i-hold, pwede pa rin tataas pa yun eh. Kasi lalong gumaganda kasi nagkakaubusan ang mga properties ngayon eh. So, tumataas. Maraming activity sa South. Pero the price was just too irresistible. Ginamit niyo yung termino ng Sir Conrad, hold. Yung hoard, ginagamit din ba dyan? Sa real estate? Wala hindi, naman masyado. Wala hoarding. It's more on holding. Hold. Kino-hold mo siya for hoping, no? Pero risky din yun kasi baka bumagsak. Hindi mo rin alam yun. So, anong guide mo? Be sure that your property is not near the river. Kasi pwede may, di ba, tatamahin, may erosion ka dyan, may problema ka. So, walang river. Walang river. Tingnan mo rin yung fault line. Mm-hmm. Kasi, at least public, in public na rin sa pillbox. Apo. Kung you are engaged into that, ikaw yung OFW,
be sure tiningnan mo sa may map sila kung saan dumadaan yung mga ano, yung mga fault line. Opo. Huwag diyan. Okay. Napaka galing naman, naintindihan natin ano, pati yung fault line. Pero para sa huli na mensahe ninyo, mm-hmm, Sir Conrad, sa pagkilala po, kailan nga ba nangyayari yung pagbaba at pagtaas, mm-hmm, ng pagbaba ng halaga ng ating piso? Go ahead. Okay, so ang topic natin kanina is really more on exchange fluctuation. Pero shinift ko siya kasi towards investment. Dahil sa panahon na mas mataas ang value ng peso mo kumpara sa dollar, use that to go into investment na maayos. Kasi otherwise, kung nakatago lang din yan sa banko o kaya nakatago lang yan sa kung saan, pwede magbago, ma-wipe out yan eh. The next month, next year, nag-reverse. Hindi yung ano muna yung panalo mo dyan, bali wala lang din. Minsan ba matalo pa? O, pwede matalo. Sa parang paper, ano lang yan, paper income, mm-mm, pero hindi mo siya na-realize. But kung may tamang panahon, tamang timing na pwede mo siya ma-invest, i-invest mo na siya doon. Kasi maganda ng exchange rate for you. Thank you. Maraming salamat po muli. At sige naman, Conrado Boy Rojas, ang ating banker at syempre po, former First Vice President ng Land Bank of the Philippines sa ating usapang pinansyal, hatid ng Bantay OCW Foundation dito sa Pilipinas Online, Bantay OCW ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan Kay. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.